Tuloy-tuloy pa rin ang ating Baguio Serye. Papaksain naman natin today yung ilan sa mga nakainan namin dito sa Baguio. Susubukan na rin nating ibahagi pati mga presyo. Hindi man masasabing lahat na puntahan namin dahil kinulang na rin sa oras, ito yung mga ilan sa nasubukan namin na talagang parating may waiting at pila. Sa katunayan, dalawa rito, kinailangan pa naming balikan the next day. Singit ko lang na itong mga murals na ito nagandahan talaga ako kasi ang husay ng representation niya sa siyudad ng Baguio. Hindi rin nakakabagot ang biyahe dahil bukod sa ang daming nakakaalyong pwedeng makita gaya na lamang nito. Napakasarap namnamin yung preskong klima dito. Hindi mo mamamalayan nakarating ka na. At ang una nating ibabahagi ay ang lemon and olives. Sinadya talaga naming agahan, parang halos kabubukas pa lamang nila. Konti pa lang ang tao kaya makakapili pa tayo kung saan tayo uupo. Kaya syempre, dito tayo. Nakakadagdag din talaga sa dining experience yung may ganitong view. Order na tayo? At habang nag-aantay, talagang hindi ka maiinip dahil ang gaan pagmasdan ng ganito. Ito na! Dahil na rin siguro busog na kami, hindi na namin naalala ang i-request na i-serve na yung dessert na in-order namin. Kaya yun, hindi na nila ito natikman. Di bale, next time na lang sa muling pagbalik. Sa ngayon, diretso na tayo sa susunod na bida. Medyo malapit lang ito from here. House of Chops na may branch din sa Clark, Pampanga. May konti lang tayong aakyatan. Umaga rin at halos kabubukas lamang din nila for the day nung kami ay pumunta. Isa kasi siguro sa mga challenges ng mga kainan dito is parking space. Limited at kadalasang puno, lalo na pag oras nalaga ng daloy ng tao like lunch and dinner. Kaya talagang kailangan konting diskarte sa oras. Meron din silang overlooking nature view dito. Thank you.
on the way na agad tayo sa isang cafe na hindi rin papahuli, ang Vanilla Cafe sa Kamiseta Hotel. Napakagandang lugar itong bonggang glass house. Kung nais yung mas malibot yung lugar, you can watch it on another video na nauna na nating na-post dito. At finally, may eksenang gabi naman. Ito naman yung mismong brunch ay kabubukas pa lamang. Meron na itong naunang isa pang branch dito sa Baguio at meron din ito sa La Union. Ang Grumpy Joe, nakitang-kita naman sa dami ng waiting at pila, crowd favorite talaga. Kami rin gusto na namin subukan. At ayun nga, hindi namin napansin na ang isang order ng pasta ay good for 2 to 3. Akala namin good for 1, kaya umorder kami tig isa-isa. Buti na lang yung katakawan namin good for 2 to 3, kaya naubos pa rin namin. Sa bagay, walang mahirap ubusin, lalo na masarap. Takeout namin ay inuwi namin sa Soleo Inn kung saan kami nakastay. And if you wanna know more about that inn, mapapanood nyo ito sa isa sa mga recent videos natin dito. Meron ding? Dito talaga, hindi lang masarap yung pasyal, hindi lang yung hangin ang masarap. Masarap din yung food.